Sa pagbubukas ng mga lagusa, umunting apoy lang ang kailangan upang magkaroon ng tikmaan ng mga kalinga. Tiyutupad ni Juan ang kanyang tadhana bilang anak ng dilim. Kailangan ko nang wasakin ang Bakal na Cruz at ang Tagabantay. Hindi ko gusto ang tinutumbok ng pananalita mo, Agustin. Parang siling laguyo. Siguro hindi mo alam ang isinakripisyo ng apo ko para tuparin niya ang tungkulin niya bilang isang Tagabantay. Hindi naman kung ano-ano ang limaw lumalabas dito. Nakakatakot na talaga ang panahon ngayon. Eh ano naman ang ginagawa ng makiting ng Tagabantay na yan para maayos ko? Hindi yun yung totoo kong ina. Sigurado ko kung saan man ang ina ko ngayon. Nasa panganib siya. Kailangan natin siyang iligtas, Juan. Bakit ka pupunta dito? Mararamdaman ka yung Peruja! Lumabas ka, anak ng dilim! Tinatawag kita! Lumabas ka! Espre, lumabas ka! Sil, kayong dalawa ni Liway, tinutulungan niyo ang kaway natin. Kampo ni Peruja. Huwag kayo maniwala kay Agor. Siya ang taksil. Siya ang kakampi ni Peruja. Kinalulungkot ko, prinsesa. Ngunit kailangan kong gawin ito. Mga kabal, takpin sila! Huwag niyo! Huwag ka naman naman! Huwag mo pinakapin ko sa ito! Sa Kuya Juan mo. Li, sana sama ko ni Kuya Juan dun sa mga inkanto, no? Ikaw talaga, ha? Kung ano-ano yung mga iniisip mo. Kita mo na nga nag-aalala na ako, eh. Luli, huwag kang mag-alala kay Kuya Juan. Astig kaya yun. Mag-alala po kayo sa atin. Kasi di natin kasama si Kuya Juan. Buti na lang, meron ako nito. Lulay, puprotektahan ko kayo. Kung lumusog dito yung mga aswang na yan, ha? Tatalunan ko sila gamit to. Ira! Juan! Halata, may sumusunod sa atin. Mga kawal! Takpin ang mga taksin na yan! Huwag kayong maniwala sa kanya! Siya ang traidor! Siya ang nakipagsabwatan kay Peruja! Nakuha na rin ni Peruja ang aking anak! Mga kawal! Takpin sila! Ngayon din! Tumigil ka, Peruja! Hindi ikaw ang tunay na mahal na Reyna. Dahil ang tunay na mahal na Reyna ay nandito sa batong kristal! Basagin ang kulungan, ibalik ang kakayahan sa katawang inagawan, at palayasin ang sumaping diwata ng kasamaan. Ah!
May ba sinusundan niyo? Huwag mo na patayin! Nasaan ang Haring Aswang? Magsalita ka! Magsalita ka! Huwag! Mas pinili niya mamatay kaysa ituro ang mga kuta ng mga aswang? Hindi ito ordinaryong aswang. Isa ito sa mga kasamahan ni Omar. Ibig sabihin, Tatalian, nandito na sila sa Maynila? Oo. Sinusundan na tayo para malaman ang himpilan natin. Palagay ko susugod na sila. Kaya kailangan tayong mag-ingat. Bilis! Tulungan natin si Prinsesa Mira! Pinapalayas na si Peruja sa katawan ni Reyna ni Reya! Balik ka rin ang sumpa! Basagi ng kulungan! Ibalik ang kakayahan sa katawang inagawa! At palayasin ang sumaping diwata ng kasamaan! Balik ka rin ang sumpa! Basagi ng kulungan! Ibalik ang kakayahan sa katawang inagawa! At palayasin ang sumaping diwata ng kasamaan! Balik ka rin ang sumpa! Basagi ng kulungan! Ibalik ang kakayahan sa katawang inagawa at palayasin ang sumaping diwata ng kasamaan. Samuel, hindi ko makontak si Kael. Hindi ka ba nababahala? Wala namang ibang gusto ang anak mo kundi makuha ang iyong kapatawaran. Kailangan maging mag-ingat ang bawat kilos ko ngayon. Hindi na ako pwedeng pumalpak. Hindi na ako pwedeng magmintis. Nakasalalay ang liig ko sa misyon na ito. Papatunayan ko kay Ama na mapagkakatiwalaan niya ako. Tatanggalin ko ang tinik sa kanyang lalamunan. Sisiguraduhin kung mapapatay ko si Juan Dela Cruz. Agor at Peruja. Mira! Nakataka sila. Pinagtulungan nila ako, Agor. Huwag kayong panginaan ang loob, mahal na Reyna. Hanggat narito ako sa inyong tabi, akong bahala sa inyo. Kagantihan natin sila. Mahal na Reyna, kailangan ko hanapin si Agor at si Peruja. Bagno, sasama ako sa'yo. Aswang, maiwan ka dito. Sumama sila. Tara, Bagno. Mag-ingat kayo. Sana mahuli na sila Agor at si Peruja, no? Sana nga, Liway. Pero hindi natin alam kung nakatakas na siya. O kaya isa sa atin ay sinapian niya. Teka, uy. Matino ako.
Mukha lang hindi. Patingin kayo sa akin. Kamusta ka? Anak ng bilhin. Magiging mabuti ng lahat. Pag nawala ka na, pero mo. Matatakas ang pagiging anak ng dilim. Unti-unti niyang lalamunin ang buong pagkatawag bilang Tagabantay. Ikaw rin ang nagsabi sa pangito. Ikaw rin ang magtatanggal ito! Siguro ay kaya ko. Ano bakit ko gagawin? Ihintayin ko ang araw. Naluluhod ka sa harapan ko at paglilingkuran mo ko. Dahil ako ang iyong Panginoon! Hindi mo magagamit ang kamamaan! Dahil alam mo na ko ito! Tingnan natin! Anak ka ng dilim! Ngayon, bukas! At magpakain na ito! Nahanap mo si Peruja? Nakatakas si Agor. At kasama niya si Peruja. Kung ganun, kailangan nating maghanda. Dahil hindi tayo titigilan ni Peruja. Wala tayong kaalam-alam. Pero nangyari na pala ang sinasabi sa propesiya. Mahal na rin na patawarin niyo po ako. Ako ang anak ng dilim. At dahil sa akin nakawala si Peruja. Lahat tayo pinaglaruan ni na Agor at Peruja. Walang may kasalanan sa nangyari, kundi silang dalawa lamang. Isa pa, oo nga't ikaw ang nagpatakas kay Peruja. Pero pinakita mo ang kagustuhan mong itama ito. Tama ang sinabi ni Marithea. Ikaw man ang anak ng dilim. Ikaw din ang Tagabantay. At may kakayahang kang labanan ng anak ng dilim. Katulad ng pinakita mo kanina. Salamat po. Hindi! Hindi ito maaari! Tumakas ako sa sarili kong kaharian. Ang kaharian dapat ay sa akin! Agor, pinagtulungan nila ako. Pinagtulungan nila ako! Tulad ng sinabi ko sa inyo, mahal na Reyna. Kakantihan natin sila. Kakantihan natin sila. Kailangan ko na ang anak ng dilim, Agor. Dahil siya ang sisigurado. Hindi na ito mangyayari. Mahal kong Reyna, sa paanan mo, iaalay ko ang anak ng dilim. Sunod na mga balitang nakakarating sa atin tungkol sa mga iba't ibang nilalang na katulad ng kapre, tiyanak, at mga nuno sa punso na nakikitang gumagalang sa kapaligiran ng Metro Manila. Ito may nakita niyo, tiyanak? Opo, nakakatakot. Sana, mahuli agad ng Tagabantayan. Ang pangit talaga. Nakakatakot. May nakita akong kapre. Nakakatakot. Parang iyante. Mira, nakatakas si Agor. At sa palagay ko, sa kanya sumapi si Peruja. Maraming salamat sa tulong mo, Juan. Pero huwag ka mag-alala. Tutulungan ka naming mahanap siya. Sisiguraduhin ko lang ang seguridad ng aming kaharian. Pagkatapos ay susunod kami sa inyo. Maraming salamat ulit, Juan. Iniligtas mo ang aking ina. Wala ka naman niyo, Mira. Maligaya ako na tulungan ko kayo. Magpapaalam na kami. Dahil siguradong kailangan kami ng mundo namin. Tara siyang. Thank you.
Nagsisilabasan ang iba't ibang nilalang mula sa lagusan na iyong tuksan. Tiyak na nagkakagulo na ngayon sa mundo ng mga tao. Nangyayari na ang lahat ayon sa mga plano ko, Agor. Habang nagkakagulo sila sa mundo ng mga tao at iba't ibang kaharian, doon ko gagawin ang mga binabala ko. Magkakaroon ako ng pinakamalakas na kapangyarihan at gagamitin ko ito sa aking pagsak. At wala na makakapigil pa sa akin kahit pa ang Dito na siya ni Juan. Juan. Apo, kumusta ang lakad niyo sa karya ng mga ikanto? Lo, nakawala ko si Peruja. Ano? Napakawalan ko siya. Ano nangyari yun? Hindi ba tumigil na pagsabog ng mga bulkan? Yun di po ang pagkakaalam ko. Pero naloko po tayo. Sinabi po sa akin na kailangan kong dalhin ang kanito sa kuweba ng umunod. At dapat makahawakan ko ang kanito ni Peruja. Pero yun pala naging hudyat para makatakas siya. Pero yung mga panaginip ni Lola Belen? May kinalaman po dito si Agor. Nilagay niya ng kristal ilalim ng kama ni Lola Belen para maapekto ang mga panaginip nito. Niloko tayo ng Agor na yan. Kasabwat pala siya ni Peruja. Lo, pinagtangkaan niya sa kumpi ng kaharian ng mga engkanto. At sinapian niya ang Reyna. Mabuti na lang doon si best friend. Nilabanan niya si Peruja. Nga lang, katakas. Ang galing mo talaga, Juan. Bida ka na naman. Kahit pinakawala mo si Peruja, bayani ka pa rin. Kapag kumampi si Juan kay Peruja, matutuloy ang propesiya tungkol sa anak ng dilim. At gagawing alipin ni Peruja ang buong lahing aswang. At yun ang hindi ko maaaring payagan. Kaya wala akong ibang magagawa kundi wasakin ang bakan na Cruz at ang Tagabantay. Hindi mo dapat sinabi yan. Ginagawa ni Juan para itama ang lahat ng bagay. Mali ka, tataw niya. Bakit kaya ganyan? Ang laki ng kasalanan niya na. Bakit yung palaging pinagbibigyan niya? Pinakawalan lang naman niya isang diwatang gusto sumakop sa mundo. Tapos ano, kakampihan niyo pa rin siya? Bakit yung pa binibigyan ng pagkakataon niyan? E kitang-kita naman natin na kahit anong gawin niya, ginagampanan pa rin niya ang tadana niya. Ang pagiging anak ng dilim. Alam mo, salot ka eh! Magsitigil kayo! Isok-sok ang mga sandata! Nakita niyo mga kasama? Hindi niya na talaga kayang pigilan ang pagiging aswang niya. At hindi ako magtataka na isang araw. Pagpapapatayin tayo lahat yan! Kailan pa ba tayo matatakuan? Na aswang ang Juan Dela Cruz na yan!
kakaibang nararamdaman sa pagkatao ko. Apo, lumalabas sa iyo ang anak ng dilim. Lo, noong nagkaharap po kami ni Peruja, meron po siyang ginawa sa akin. Kaya ngayon hindi ko po ito makontrol. Pero dati, madali ko po na paglalabanan nito. Juan, kayang-kaya mong labanan yan. Kailangan mo panahigin ang pagiging tagabantay mo para lalo mapaglabanan ang anak ng dilim. Nakita nyo naman siguro na hindi niya na kayang kontrolin ang sarili niya, di ba? Papatayin natin katulad ng ginawa niya kay Pepe. Basta pag-uwi ko, masama na yung pakiramdam niya. Pinainom ko na siya ng gamot, pero hindi pa rin siya bubuti. Hindi na talaga mapipigilan ang gulong itinudulot ng mga nagsusulputang nilalang. May sumugod po ng mga kapre dito kanina. Na pinagsisira na po mga bahay namin. Marami na po mga tao nasaktan. Lahat ngayon ang kaguluhan dito ay dahil kay Peruja. Gusto ko sana ayusin niya ito. Kakagulo ng mga tao dahil sa kagagawan mo na nararamdaman na ng buong mundo ang labas ng anak ng dilim.